Hi guys, late night na no, pero sisingit ko muna tong hole nitong dumating kahapon na package galing sa Shopee. Ito guys, wired microphone. Yan, naka-pouch siya. Tapos may manipis na bubble wrap. Adiktad. Yan, SN630. Precision crafted vocal microphone, Sony professional microphone. Mura lang to guys, ano lang to, 100 kasama na yung ano, 138 kasama yung delivery charge. Yan. Ito. Ito lang. Yan. Tatapat ko lang yung ano din, no? Yung itong wire. Yan, okay na. Testing mamaya. Ito naman yung ikakabit sa amplifier. Okay. Mukhang maganda siya, no? Medyo mabigat ng konti. Okay, mamaya testing. I-test ko na tong microphone, ha, guys. Wired microphone. Hindi ko mapagana dito sa ano, eh. Sa sound card. Dito ko na lang, didiretso ko na sa ano. Erect ako na dito sa amplifier. May microphone port naman dito. Magali, ha? Saksak muna. Nakano na eh, nakabukas na. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. That's mic 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Okay, tested, okay. Ito nga pala guys, no, kaya ako pala binili tong ano, bumili ako ng mumurahin na microphone. Kailangan ko pala tong ano, XLR connector, XLR cable, no, kasi yung sa may mixer, ano, XLR yung saksakan ng microphone. Eh. So, tinignan ko na, no, yung second time, tinignan ko yung circuit board, mukhang hindi doable yung repair. Sunog na sunog yung may component na nasunog, tapos hindi pa makita yung value, no? Walang mapagayahan. So, tenga muna siya for the meantime. Pero nandito lang naman tong pantest ko, no, na microphone. Pag napasyal ako sa Raon, titignan ko kung makakakawa ako ng circuit diagram ng mixer. Mahirap kasi, walang mapag-gayahan, ano. Kung ano naman, kung mas mapapamahal pa yung repair, yung cost effectiveness ng repair, gagastos ka ng mas
mas malaki doon sa pagkakabili mo doon sa unit, siguro practical na bumili na lang ako ng bagong unit. Kasi bili ko lang doon sa 4 channel na mixer, hindi ako nagkakamali, mga around 500. Nag-sale sa dito sa may Shopee. Haul ko na rin guys tong binili ko kahapon sa DIY. Sa may festival mall. Adhesive na silicone. Ayan o. Silicone gasket maker. Adhesive to, no? Kasi yung itong aking relos, no? Wala. Nasira na yung pinaka... itong hawakan nitong itong strap. So ginawa ko na lang ng paraan kasi naka-attach yung strap niya dito sa mismong body ng ng relos. Wala nang ganitong model M-sense . Tapos nilagyan ko na muna, pinil up ko muna nitong itong adhesive na itim na. Yan, both sides, tsaka yun sa ilalim niya. Tapos, tsaka ko siya bibilan ng shrinkable tube na hanggang dito lang. I-house ko yan para makinis. Tapos, ito rin. Ganun din. Shrinkable tube din yan nandito. Hanggang dito lang. Para mapakinabangan pa rin naman. Okay. Ano nga pala to? 78 pesos, no? Yung isa naman, itong socket wrench, no? Ang size nito is 10mm. Kaya naman ako nabili nito. Ito kasing itong size nito, sakto-sakto dun sa may nut ng potentiometer para hindi mabugbog sa long nose, kasi kalimitan, no, long nose lang ang pinangkakalas. Bumili na ako nito, nakita ko sa isang YouTuber, gumagamit siya nito. So, naghanap ako para magamit ko rin pag meron akong repairs, kasi maganda siya . Okay siya. Ano nga pala to, 95, no? 95 pesos. Nakasabit ito doon sa kanyang shelf, no? Nakasabit siya, nakaganon lang siya. Nakasabit na doon. Ikita niyo doon pag pumunta kayo ng DIY. Ito, DIY sa sa Pilinbest, sa papuntang Alabang. Ito pala yun guys, no? Ito. Uhugot ako ng isang knob. Yan. Imbis na long nose, kasi mahirap ang long nose, masusugatan pa yung nut. So, ito. Papasok nyo na lang yan. Tapos, pwede nyong, yun. Luwagan, takas ipipan. So, mas madali. Mas madali magkalas. Tsaka, maghigpit. No, hindi ma da-damage yung yung nut. Okay. Yan. May mga technician na rin na gumagamit nito, nakita ko nga sa kanila ko nga nakita to. Humanap na rin ako ng magagamit ko. Yan. Kasi minsan yung mga amplifier ko nagkaka-problema din, magbubukas ako. Kailangan ko to. Useful to guys.